hilain at sambahin ang Panginoong putihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lala. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang banal na dalaga. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong sa Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hoatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Kakailanganin kong itapon ang aking langis
na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao, kung ako ang mamamahala sa inyo. Sinabi nila sa igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa akin ang gagaling ang alak ng pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya hinagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyon dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang
tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sabi nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis nang nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na muna po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi ko alam kung napapansin ho ninyo na bukod sa mainit na naman ang panahon natin, kayong mga bumabiyahe, siguro pare-pareho lang tayo nang naoobserbahan. Ano yon? Traffic na naman. No? Napaka-traffic na naman. Kaya sabi nung driver ng pinagmisahan ko kahapon, "Wala na. Wala na talagang COVID, Father. Talagang balik na naman tayo sa dati. Traffic na naman." Kaya yung hirap daw ng buhay, lagi nating dinudugtong sa traffic, sa ulan, kaya daw mahirap ang buhay. Naalala ko nung nag-aaral po kami sa seminaryo, meron kaming tinatawag na urban exposure. Bukod sa probinsya, yung kami pong mga nagpapare ay binibigyan ng mga paghuhubog kung saan maninirahan kami sa iba't ibang uri ng pamayanan. Hindi lang sa probinsya. That time, doon kami sa Pasay, sa isang medyo crowded area. Napakaraming tao. Isang buwan kaming nanirahan. Nangupahan kami ng bahay para lang makasama namin at matuto kami doon sa pamayanan na idon. Alam nyo, dahil nga tapat namin tindahan. Typical na lugar sa Maynila. Nas tapat ng aming inuupahan ay ba tindahan. Lagi may mga nakatambay. At meron po doon na lagi na lang nakayon labas ang malaking tiyan at nakatambay doon. Minsan isang umaga, lumabas ho ako, nakipagkwentuhan. In other words, nakitambay din. Sabi sa akin nung kausap ko, "Grabe brother, no? Ang hirap ng buhay. Napakahirap maghanap ng trabaho." Sabi ko, "Ay opo,
Mahirap talaga maghanap ng trabaho, lalo na pag maghapon ka lang dito, mahirap maghanap ng trabaho. Yung kung minsan tayo, ang dami natin sinasabi, katiting ang ginagawa natin. Ang dami mong sinasabi, kinukomento, reklamo, pero kakaunti lang ang ginagawa mo. Kaya nga, kung ating babalikan ang ating ebanghelyo ngayon, alam niyo mga kapatid, araw-araw, marami mang pagsubok, marami mang hirap, hindi natin mababaliwala na mas marami pa rin ang binibigay na pagkakataon ng Diyos. Hindi lang para tayo umasenso. Nabubuhay tayo hindi lang para maraming pera, magpayaman, magpasikat, makapag-abroad, makaipon ng marami. Hindi yun ang katuturan ng buhay mo. Nabubuhay tayo hindi lang para magpakaginawa, kundi magpakabuti. Alam naman natin yan pare-pareho, na isang araw, matatapos tayo sa mundong ito. At kung anuman ang naging ginawa, inisip, inugali natin ngayon, yan ang magsasabi ng forever mo. At isa lang ang paulit-ulit nating naririnig. Isa lang ang sinasabi ng Panginoon, sino man ang mabuhay, magsikap mabuhay ng matuwid, ay hindi malayo sa kanyang paghahari, sa kaligtasan. Ang Panginoon araw-araw gumagawa ng paraan. Hindi lang niya tayo tinuturo sa tamang daan. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkakataon araw-araw. Kaya ano yung kwento? Ano daw ang kaligtasan sa kwento na binigay ni Kristo ngayon? May isang may-ari ng ubasan. Anong ginawa ng may-ari? Hindi lang siya nagtawag, nag-announce. Lumabas siya at naghanap ng mga taong matutulungan, magtatrabaho sa kanyang ubasan. And hindi lang isang beses. Hindi siya tumigil. Tayo kuminsan, tutulong tayo, pero may limitasyon lang. Tutulong tayo, pero napakaraming kondisyon. Bago mo ibigay yung pera, napakarami mo munang sinabing pamimintas. Bago mo tinulungan, niyurakan mo muna yung pagkatao. Bago ka gumawa ng maganda, ng mabuti, sinira mo na yung pagkatao niya. Ang Panginoon hindi sumuko. Nagpumunta, lumabas siya ng umaga, ng tanghali, ng hapon, at binigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa. Ganon din ang Panginoon sa atin. Araw-araw. Kaya nga ano ang sabi ng may-ari dun sa mga tatayo-tayo lang? Bakit kayo tatayo-tayo lang? Walang mangyayari sa inyo. Kaya tayo, kung magbibilang lang tayo ng mga taong buwisit, kung magbibilang lang tayo ng mga kulang sa buhay natin, kung magbibilang lang tayo at maghahanap ng mga wala tayo sa buhay at maiinggit lang tayo sa imba at tayo ay maninira lang at mamimintas at tayo ay magbibilang lang ng pagkakamali ng iba at tayo magmumukmuk na lang dahil kawawa naman ako, dahil wala ako nang meron siya, mamamatay tayo na katunganga lang talaga. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi lang para umasenso, sumikat, magpakaginhawa, kundi para maging mabuti. Kagaya ni Santa Rosa ng Lima. Si Santa Rosa ng Lima, napakaganda. Gusto niya maging madre, ayaw ng magulang niya. At marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Anong ginawa ni Santa Rosa para hindi siya mag-asawa? Ginupit niya ang kanyang magandang buhok, sinunog niya ang kanyang mukha. At araw-araw, buong buhay niya, hindi siya kumain ng karne, hindi lang pagmahal na araw at Biyernes. Gumawa siya ng maraming sakripisyo
bilang pag-aalay at paglilingkod sa Diyos. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, huwag mo nang asahan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang Diyos naniniwala hindi kagaya ng tao. Dahil ang tao, pag naniniwala, kuminsan may hangganan. Ang Diyos araw-araw naniniwala at nagbibigay ng paraan upang maitama ang anumang mali natin, upang maituwid ang anumang baluktot sa isip natin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mabuting tao. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang ating pong itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang misyonero at tagapagpahayag naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtityaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagding makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin. Ama naming maawain, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y buhay.
Ipagsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Rosa de Lima, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno.
Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw nagpapasalamat hindi lamang po sa inyong pagsisimba, kundi sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan ay nagagawa nyo pa rin pumili sa kabutihan. Sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon, yung pong pinansyal na tulong, hindi lang po dito sa mga misa, sa mga nagpapadala online, dun lamang po sa ating parish finance office. Ano mang pong in-kind donations, yan po ay doon lamang sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief office. Kagaya ng binibigay ninyong bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig. Noong pong nakaraang weekend, sa tulong kasama ng ating Cura Paroko Father Jun Siscon, nagbigay po tayo ng tulong sa mga kababayan natin sa Bicol na hanggang ngayon po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok sa pagputok ng bulkang Mayon. At marami pa po tayong binibigyan ng tulong, in-kind donations, hindi lang pag may kalamidad, kundi sa bawat tawag ng pagtulong at pangangailangan. Kahit hindi namin kayo nakakasama, bahagi kayo ng gawaing iyan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulungkot
kalahati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.